So, here we go. May na-auto na naman tayo. And it goes a little something like what's poppin'? It's me, Shairacee. If you're new here, let me introduce myself. My name is Shaira F. Carlos and I create video content about work from home and productivity. Namamoblema ba kakaisip kung paano gumawa ng LinkedIn? Well, this video is for you. Yes, but before we proceed, click like, share, and subscribe to my channel and hit the bell button below. In this video, I'm going to share with you how to optimize your LinkedIn profile and syempre, I will give some tips para magkaroon ka ng magandang profile sa LinkedIn. So for today's video, hahatiin ko sa dalawang part dahil sobrang haba ng topic for today. So without further ado, let's get started. So ito yung mga topic na pag-uusapan. What is LinkedIn? Siyempre, kailangan muna natin magbigay ng soft introduction para at least you are aware sa website na pag-uusapan ngayon. Next is, who are the most people you will see on LinkedIn? Anatomy of LinkedIn profile. And lastly, how to have an impressive profile. So, what is LinkedIn? It is a professional website where you can connect with the professional people and learn new skills. You can optimize your profile by sharing your work experience, skills, portfolio, and recommendation. So, sino nga ba yung mga taong madalas na makikita mo sa LinkedIn? The most people you will see on LinkedIn are small business owners, recruiters, job seekers, and students or freelancers. So, etong mga taong to is nagko-connect gamit sa LinkedIn website. And the advantage of having LinkedIn profile is it can help you to develop and build your own brand. And besides that, maraming taong na pwedeng mag-recommend sa'yo or mag-endorse sa'yo kapag nakita na maganda yung profile mo. So let's proceed to the next part of this presentation, the anatomy of LinkedIn. So dito, medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin dahil i-deleted ko talaga lahat para at least mas maintindihan nyo kung paano talaga ginagamit tong website na to. So first, yung button sa upper part ng website, meron doong search bar where you can search people in LinkedIn. Next is home button where you can see the news feed. So parang para lang siyang Facebook pero sa LinkedIn is more on work related yung topic na makikita nyo sa news feed nyo. So wala siyang mga memes kanori. Next is network button. Dito naman makikita nyo yung mga taong pwede nyong i-connect sa LinkedIn. Pwede nyong makita yung mga CEO ng mga companies, yung mga HR, and yung mga hiring, mga freelancers, ganon. So, next is job buttons. Dito naman makikita mo yung available job na pwede mong makuha at syempre related sa gusto mong kunin based sa nakalagay sa profile mo. So, next is you can message people in LinkedIn. Pwede kang mag-connect with the professional people and if you want to hire someone, you can message them sa LinkedIn. Pero siguro much better if tatawagan mo na lang sila direct kasi may mga tao na meron naman LinkedIn profile pero they're not active sa website. Kumbaga ginagawa lang nilang resume or portfolio yung LinkedIn. So next is notification. So makikita mo yung mga jobs na recommended sa'yo. Kumbaga si LinkedIn na mismo magno-notify yung kung fit ka ba sa isang trabaho, ganun. So next is your profile in settings. So para mas maintindihan natin yung profile, mas i-elaborate ko siya sa inyo. When you view your profile, ito yung bubungad agad sa inyo. So dito makikita nyo yung profile photos, banners, headlines, and your
employment status. Next is your analytics. So, itong analytics can help you to know kung may mga nag-review ba ng articles mo, post mo, or profile mo. So, the purpose of this is to boost your brand performance and improve your profile if makita mong hindi man effective yung profile mo. So, let's proceed naman sa resources. Well, dito it is a very easy to understand. Nandiyan lang yung mga settings for your network and your personal demographic information. So, dito, featured. Pag in-scroll mo yung LinkedIn, makikita mo yung featured mo. So, dito, you can feature your articles, portfolio, your work, and your skill badges. Ganon. But I will discuss kung paano nasa setup to lahat mamaya. So, next is activity. Diyan lang makikita yung mga napopost mo or napost mo na sa use feed. Ganon. Even yung mga na-like mong post and yung mga na-commentan mong post. So, next is your about. You can put here your summary of your experiences. Ganun lang yun. So, mamaya i-discuss ko kung paano ko inayos yung aking summary. Ganun. So, speaking of experience, ito na siya. Mamaya i-discuss ko din sa inyo kung paano yung format na ginawa ko para mas maging presentable yung profile mo. So, basta yun, dito, you can include your experiences, mapa freelance man yan or employed. And syempre dapat kung ano yung nakalagay sa resume mo, yun din yung nakalagay sa LinkedIn mo. Sa education din, ganun din. Kung ano yung nakalagay sa resume mo, dapat ganun din yung nakalagay sa LinkedIn mo. Well, dito naman, you have to put your educational background para mas makita agad ng hiring managers kung saan ka lupalop galing. Kumbaga, para makita din nila kung ano yung mga activities na nagawa mo within the school. Ganun. So, next is license and certification. Ang advantage na meron kang ganito is mapuproof mo na you are active person and you are willing to learn talaga. Next is skills. So, pwede mo lagay lahat ng skills na meron ka and dito sa upper left corner, makikita mo yung tech skill quiz. Yung mga quiz na yan is about sa mga tools na pwede mong magamit na related sa job mo. For example, yung mga Premiere Pro, PowerPoint presentation, Adobe Photoshop, yung mga ganun. So, when you're taking quiz, meron ka lang dalawang attempts para mapasa mo yung quiz. And kung hindi man, pwede mo rin naman siyang i-retake pero sa ibang araw mo na siya re-retake. So, next is recommendation. So, dito, kita nyo wala pa talagang recommended pero sobrang nakaka-impress din to sa profile kapag may mga nagre-recommend sa'yo. Dito kasi is you have to ask for a recommendation sa mga taong kakalala mo sa LinkedIn. Pwede mong katrabaho, pwedeng client mo dati, pwedeng boss mo, or pwedeng mga classmates mo. So, sa akin kasi wala pa kasi kakagawa ko lang ng account, ganun. So, next is honors and awards. If you are active person sa mga competitions, you can include that sa awards mo, sa profile mo. Sobrang laking advantage din to sa mga hiring managers. So, let's proceed naman sa customize your URL. When you want to customize your URL or add a profile in another language, makikita nyo itong settings na to sa upper right corner. And kapag in-scroll nyo naman siya, makikita nyo yung in-learning. Ang maganda sa LinkedIn is they can help you kung paano mo mamamanage lahat. Kumbaga, may mga libreng courses sila na pwede mong kunin and sobrang magandang opportunity to kasi maraming courses na may bayad. And, ayun, pwede mo rin siyang ilagay sa profile mo kapag natapos mo na yung course.
So, let's proceed naman sa home button. Sa home button, makikita mo sa upper left corner yung profile mo. Yun lang yun. Tapos, next, yung groups. Yung sa groups naman, nandyan yung mga pwede mong maka-engage na tao. Baga, dyan mo i-build yung network mo. So, next is newsfeed. Just like what I've said earlier, na more on work-related lang din yung mga nasa newsfeed. So, madalas may makikita kang mga hiring posts sa mga company sila. Ganon. Tapos, pag nilike mo yon yung post nila, sila mismo yung mag-review ng profile mo para i-check kung fit ba yung work na trabaho para sa'yo. Fit na work na trabaho, ganon. And lastly, start a post. Dito naman, pwede kang mag-post, pwede kang magsulat, magsulat ng article, and pwede kang mag-post ng video, ng photos, and maggawa ng create ng event. Well, advantage to kapag consistent kang nakikita sa wall nila, especially kapag freelancers ka, kasi the more na may activity ka na ginagawa, mas naihikayat silang kunin ka kasi nandun yung consistency mo. So, lalo na kapag social media manager yung kukunin mo, sobrang importante yung consistency sa social media manager. So, let's proceed naman sa my network button. First is settings for your network. So, makikita lang yung mga connections mo, contacts mo, and yung mga activities na ginawa mo para ma-build mo yung network mo. Ganun. So, next is yung mga taong pwede mong makakonect. Ganun. Yung iba dyan, mutual mo na, pwedeng yung iba dyan is nakatrabaho mo na. Let's proceed naman sa job button. First is your settings and guidance. Dito naman sa settings na to is tutulungan ka ni LinkedIn na maging prepared sa mga interviews and kung paano maayos yung resume mo. So, ito din yung kinagustuhan ko sa LinkedIn kasi meron silang mga ganitong setup lalo na para sa mga first-time job seekers. Next is recommended. So, dito, si LinkedIn na mismo yung magre-recommend ng trabaho na related sa mga nilagay mo sa portfolio mo. So, I will end this video muna and indiretso ko tong last topic natin sa susunod na video. If you're interested na malaman kung paano magkaroon ng impressive profile sa LinkedIn mo, please watch the second part of this video. And if you like this video, please click like, share, and subscribe and leave a comment below. And don't forget to like my Facebook page and follow me on my Instagram accounts. Always feel free to my channel, and again, I am Shairacee. I hope to see you guys on my next one. And I think to myself, what a wonderful world.